Okay, so tech guide naman tayo ngayon, guys. Ngayon papakita ko sa inyo paano mag-upgrade ng memory ng ProBook G7440. So same din naman siya ng mga EliteBook G5 to G6. So pareho lang din naman halos ang procedure nila. So ang memory nito is 16 GB, pero ang frequency niya is I think 2600 lang. So i-upgrade natin siya ng 32 GB. Ito, Kingston, kumuha tayo ng 3600 na frequency. So dapat magkapareho sila kasi mag-iibang performance nung magkaibang frequency. Lalo na pag hindi compatible yung dalawa, maaaring magkaroon ng errors. So dapat pareho sila ng frequency. So ayan, so kaya parehong Kingston ang gagamitin natin. So ayan, papakita ko sa inyo paano buksan to. So flip over nyo lang. So meron siyang 7 screw, 1 2 3 4 5 6 7. So ayan, kailangan niyo lang ng precision Phillips. So tatanggalin lang natin. So usually ang mga screw nito is nakalock siya. So hindi niyo siya matatanggal. Ayun. Okay lang 'yan kasi para hindi mawala yung mga screws natin. Ito sa alin-alin pala ang natatanggal. So depende rin sa type ng laptop nyo, ingatan nyo na lang siya na huwag mawala. So, kasi ibang sukat nitong screws niya sa ilalim. Okay. Hindi pa. So, yan. Once na natanggal nyo na yung screw, nalusin nyo na, kailangan nyo ng pick. Ito yung pang tungkab natin. So, pwede rin naman yung mga card, mga ATM card na luma or ID. So, yan. Ang start ng pag-release natin is dito sa back niya. Ito. So, kailangan nyo na makuha yung pinaka-nab nyo dyan. So, ayan. Yun. Kaya magalahan, hindi mababali yan kasi ano talaga yan. Matibay yung pinaka-tab nya sa loob. Just make sure lang na loose na yung screws nyo, ha? Kasi pag may sipit pa yan, maaaring masira yung kabitan ng screw nyo. Pero once na okay na yan, yan, nakikita nyo. Tuloy-tuloy na ang pag-angat nyan. So, ayan. Pwede nyo siyang kunin ng kamay. Ayan. Ayan. So, plastic lang naman to. So, don't worry. Hindi yan basta-basta nababali. So, ayan na yung loob niya, guys. So, makikita nyo, ito yung module niya. Dalawa. Diba? So, first things first is kailangan tanggalin nyo muna yung battery niya. So, since wala siyang cables dito, buo natin tatanggalin muna yung battery. So, dito yung screw niya. Ayan. So, ayan. Naangot na lang po ito. Then, pwede nyo na-remove ang battery. So, ayan. Okay, once naanis nyo na yung battery, pwede nyo na po tanggalin yung isang RAM niya. Ayan. So, oh, same pala sila. But anyways, papalitan pa rin natin siya para same yung ikakabit natin na dalawang RAM. So, 16 GB nang naman siya. So, palitan na lang natin. So, ayan. So, para lang ikabit nyo yung RAM, pa-slide po siya, ha. Just remember, DDR4 ang kakasya lang sa kanya. So, ayan. So, pagka-slide, pwede na i-press down. Same goes sa other channel niya. So, ayan. Slide. Check nyo lang po yung pinaka-kabitan niya. So, tsaka nyo siya. I-slide down. So, ayan. Ayan siya. So, basta makabit nyo na po yan, pwede nyo na po ibalik ang battery natin. Para na ikabit nyo, slide nyo rin siya ng dito sa tab. Okay. Then, press down. So, importante po na tinatanggal muna natin yung battery bago natin ikakabit yung RAM, ha? Kasi minsan, nagka-grounded po siya, nagkakaroon po ng power testing, minsan naapektuhan po yung board ng laptop natin. So, mahalaga po. So, balik na po natin ang screw natin. So first things first, ang ginagawa ko po is hindi ko muna siya ini-screw lahat kasi itetest muna natin kung magbo-boot po ba yung laptop natin. Kasi minsan nagkaka-error po yan
Para ma-check lang natin, hindi na tayo mag-i-scroll it. So, yan. Pwede nyo lang i-plot yan maigi. Turnover nyo is, pwede nyo lang i-put up siya. So, ayan. Nakikita nyo po na nagkaroon siya ng post error. Okay lang po yan kasi nagpalit po tayo ng memory. So, ayan. Ito ko lang sa inyo. So, may post error siya. Ibig sabihin po niyan ay nag-iba yung memory frequency niya. So, ang gagawin lang natin is i-press enter lang po tayo. Then, escape natin. So, keep pressing lang po tayo sa escape key para mag-boot po yung BIOS setup niya. So, dito po, sa setup lang po tayo. Check tayo ng sa BIOS setup. Yan. Tapos, system information lang po tayo. So, ayan, makikita nyo ay nasa 32 gig na po ang ating memory. Diyan. Misa yan, okay na po yan, guys. So, ayun. Ganyan lang po kadali yung pag-upgrade natin ng memory ng ProBook G740. Okay? So, ayan. Sana nakatulong kahit papano sa inyo, guys. Napakasimple lang. Pero, at least, diba, meron tayong paraan paano mag-upgrade ng memory. So, ayun, guys. Maraming salamat. And, I hope you enjoy my short video on how to upgrade the RAM of our laptop. Thank you. Thumbs up. Bye.